fireworks ang ipatutupad ng MMDA ngayong Semana Santa. Dire-diretso ang mga gagawing pagsasaayos hanggang Abril 1. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard De La Peña. Kapag Semana Santa, mas kakaunti ang mga sasakyan sa Metro Manila. Wala kasing pasok o trabaho dahil nagsisiuwian ng marami sa kani-kanilang probinsya para doon gunitain ang Holy Week. Pagkakataon naman ito para sa MMDA na ayusin ang ilang kalsada. Simula March 27 o Miyerkules Santo ng 11 PM, aayusin ang mga kalsada sa Quezon City, partikular sa bahagi ng Batasan Commonwealth Tunnel. Aayusin din ang bahagi ng West Avenue, pati ang southbound lane ng Luzon Avenue. Sa Commonwealth Avenue, magkakaroon ng roadworks mula Land Bank hanggang sa may Elliptical Road. Aayusin din ang ilang bahagi ng Mindanao Avenue. Idadamay na rin ang tatlong bahagi ng Payatas Road sa Quezon City, pati na rin ang IBP San Mateo Road. Sa Pasay City naman, may gagawing tatlong road repairs ang MMDA sa Rojas Boulevard. May aayusin din sa South Super Highway. Apat na roadworks naman ang gagawin sa northbound lane ng EDSA Guadalupe. Sa alas 5 pa ng umaga ng April 1, madadaanan ang mga isasarang kalsada. Pinapayuhan ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Ang Antipolo LGU may ipapatupad ding closures para naman sa alay-lakad ngayong taon. Higit 10 kalsada ang isasara mula alas 6 ng gabi bukas hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo. Kabilang ang Tikling pa Shopwise, JP Rizal Street, P. Olivero Street, ML Quezon Street, Karigma Street at San Jose Street, pati ang Silawi Street, Masangkay Street, Bonifacio Street, De La Paz Street, Daang Bakal Road at Marigman at Cabrera Road. Kabilang naman sa alternatibong rutang inilatag sa light vehicles mula Poblacion Antipolo pa Marcos Highway ay ang Circumferential Road, Sumulong Highway at Olalla Road. Pansamantala rin suspendido ang number coding scheme sa mga tricycle sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.